May comment dito. Basahin natin. I-shortcutin natin para madali. Post kayo ng ganyan. Dapat marunong din kayong tumulong sa gustong magtrabaho dyan para makinabang kayo sa mga gustong pumunta dyan para magtrabaho. Ito si Kuya, siguro bago ko itong followers. Kasi marami na akong ginawang mga videos dyan tungkol dito. Una sa lahat, ang US, Amerika, hindi nag-issue ng working visa. Yan, marami na akong videos dyan. Wala tayong magawa dyan. Hindi natin pwede i-override yan. Law yan ng Amerika. At marami akong mga pinsan dyan sa father side, mother side, na mga drivers. May galing pa sa Saudi. Mga uncle ko. Siguro lahat-lahat eh, nandoon sa mga 30 sila dyan. Gusto ko silang tulungan pumunta dito, pero hindi pwede eh. Kahit plane ticket, pautangin ko sila. Pero wala eh, hindi pwede kasi rules yan ng Amerika. At kung mag-hire man sila ng OFW dito, hindi to katulad doon sa Middle East ha. Sa Middle East, libre lahat yung mga tirahan mo, yung walang taxes. Pero dito, iba dito. Pag hinire ka dito, kailangan may dala kang pera pang umpisa. Walang trucking company na mag-support sa'yo sa mga cost of living. Kailangan ka kumuha ng apartment. Yung apartment dito ngayon, 2,000 a month na. Kailangan kang bumili ng sasakyan kasi hindi ka makakilos pag walang sasakyan. Walang jeep dito. Tapos kumuha ka ng CDL is 5,000. Yung mga plane ticket, yung mga processing pay, kailangan ng pera ng pang-umpisa. Hindi ito tulad sa Middle East. And kung immigrant ka, ibang usapan yon. Immigrant, may nauna na sa inyo dito, di ba? Kapatid mo ba or tatay mo o yung close relatives mo? Kung immigrant, i-petition kayo whole family. Dala yung asawa mo, mga anak mo. So pagdating dito, magtrabaho yung asawa mo, yung anak mo baka pwede na magtrabaho, magtulungan-tulungan kayo, di ba? At mayroong mag-assist sa iyo pagdating mo dito kasi patirahin ka muna doon sa bahay nila, ihatid sundo ka muna sa trabaho hanggang wala ka pang kutsi. Kaya madali lang. Pero pag OFW na kang pumunta dito, mahirap. At isa pa ipapaliwanag ko, yung page ko, Pinoy Tracker sa Amerika. Ang ano ko niyan, ang important, welcome rin kayong pumunta dito sa page ko, pero ang ano ko talaga, pinupuntarya ko, yung mga Pinoy na dito sa Amerika na. Yung drivers dyan, yung gustong mag-truck driver. Yan ang page ko, Pinoy Truckers sa Amerika. Intindihin mo, hindi ito Pinoy Truckers sa Pilipinas. Ngayon may maraming nagagalit, bakit daw ako nagpo-post ng mga ganyan? Ang ano ko dito, yung point ko dito, yung pinuntunirya ko dito, mga Pinoy dito sa Amerika. Pero welcome rin kayo dito ha, sa page ko. Mayroon naman kayong makikita, matutunan rin kung anong ang sitwasyon ng mga truck driver dito sa Amerika.